Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtaksa totoo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Ang karaniwan po nating narinig ay si yan, tao na yan, napakagaling sa basketball niyan. Yan, napakatalino niyan. First, lagi sa klase. Yan, cute. Talagang cute. Yan maganda. Yan matulin. Yan malakas. Ganyan ang karaniwang narinig natin kasi yan ang hinahangaan natin. Ngayon sinasabi ng Panginoon, baguhin naman natin ang ating paghanga sa kapwa. Dapat sabihin natin, yan, napakabait ng taong iyan. Napakabait niya. Matulungin ang taong iyan. Mabagin ang taong iyan. Maunawain ang taong iyan. Mapagpatawad ang taong iyan. Mapagmahal ang taong iyan. Maibigin ang taong iyan. Nasubukan na ba natin magsabi kung makakita tayo ng mabait? Ang bait-bait mo naman. Sa Facebook, hindi, maglagay ka ng bata o ng aso o ng pusa. Cute! Cute! Yun. O mga kapatid, alam na natin ang gusto ng Panginoon. Ang pinakamahalaga para sa Kanya ay pag-ibig sa Diyos at kapwa. Yan ang hangaan natin
sa ating kapwa. At halinawa tayong lahat ay magsikap na maganda ang turing sa atin ng ating kapwa, na tayo'y maibigin, mapagpatawad, mabagin, matulungin, lahat na ng maganda, mabuting tao. Ayan. Sana tulungan tayo ng Poong Jesus Nazareno na matupad ang kagustuhan ng Diyos. Sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-isip, at ng buong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Yan ang pinakamahalagang gagawin ninyo. Kaya sana tayo lahat mga kapatid, yan ang mahalaga nating gagawin. Amen.